Hello guys, good morning. Good morning po sa lahat. Magandang araw po. Ito po si Auntie Vinny Nana. Meron na naman po akong isang recipe na ipapakita sa inyo. Ito po ay favorite ng mga boss ko. Siguro hindi naman lahat ng Chinese mahilig sa ganito. Pero alam ko, nakikita ko ito na inihahain din ng ibang mga Chinese. Yun nga lang, iba-iba po ng paraan ng pagluto. 等一下要生气，这一罐再拿给他。如果你要拿饮料生气了，鸡仔吗？没有啦，你要拿东西给老板娘，再拿给他就好。是什么？他那个是在吃那个药了。哦，我拿给他的啦。没有起来了吗？对啊。 Yan, ang hirap mag-vlog sa totoo lang po. Kasi pag ganitong oras na po kasi 12:30 na. Yan, tawag na si Madam. Yan, driver mayroong binibigay sa akin bago makarating kay Madam. Ganun po kasi ang sitwasyon dito. So, ang aking pagluluto is very late na talaga. Kasi nga vlog pa more. Yon. May papakita lang po ako sa inyo. Ito. Ito po ay gustong-gusto nila. Patola. Yan, patola na yan. Walang cut-off na po ang aking vlog kasi lumalakad ang oras. Revenue pa rin yan. Ito po, patola. Gustong-gusto po nila ito. Alam niyo po kung anong hinahalo ko dyan is itong yan po. Hama. Hama po kasi ang tawag nila dito. Then, ginayat-gayat ko na po siya ng ganito. Nislice ko na siya. And then, ito. Yung para daw sa kanilang pampalinaw ng mata. Tsaka ito. Mahilig sila sa bawang. Wala po ditong sibuyas. So yan, ipa-fry na po natin siya. Yan, vlog pa more. Kaya ang daming tumatawag, wala po tayong magawa. Mag-add lang po tayo ng mantika. Hindi naman siya kasi yung kadami. And then, mabilis lang po ito. Kaya sayang yung oras kung ating sasayang sa ano. Kanina pa ako set ng set kasi. So, diretso na to. Wala nang arte-arte pa. Ayan. Babang lang po ang bawang. And then, lagay na natin itong patola. Okay.
kailangan pag nagluluto po tayo ng vegetable, quick fire para mabilis. Yan lang, iniingatan din natin kasi baka matutong yung ano, hindi rin masarap mapait. Baka matutong yung tawag niyan, bawang. So, ayan, na ano na po natin siya ng mantika. Baga mabilis na po kasi itong lumang po, lalo pag yan ay patola, napakabilis po niya. Mabilis siyang maluto. So, ilalagay na po natin po. Yan po ay para sa ano nila eh. Sa ano daw, good eyesight. Masarap po siya. Nilalagay na nila yan sa ano eh. Sa juices. Manamis-namis. Parang at pantawag sa atin to. As hindi naman aswete. Ibang aswete sa atin. Parang pinaka-aswete yata nila ito dito. Kunti lang po ang tubig. Bakit po kaunti ang tubig? Kasi po, pag maraming tubig, hindi na rin siya masarap. Kasi, ano, itong patola nga, madali naman siyang maluto. Madaling lumambot. Ano-ano lang po natin, ganyan-ganyan lang. Meron pang isa, malakulo. Gasan natin, mahal po yan. Alam niyo po pagkano bili ko din dito sa patola na ito. Kasama yung mga 110, imagine. Ang mahal po ng vegetable ngayon. Grabe. Yan. Pag nakita nyo na kung pumupulog-pulog na siya, pwede na po nating i-add yung eto. Kamat po kasi ang tawag nila dito. I-add na po natin yan para ano po siya? Bumuka. Bumuka. Ang bulaklak. Para bumuka ang bulaklak. Huwag po maraming sabaw kasi po hindi na siya masarap kung maraming sabaw, napupunta na lang sa sabaw yung sweet mong ano, patola. Yan, ilagay natin sa loob ng ano, para madaling bumuka ang bulaklak. Very busy ang lola pag ganito po talagang nandito sila, madam. Kaya magpa-vlog-vlog ka lang pa sa saglit. Kasi nagluluto. Ayan po, alam niyo po, may soup na ako. Yan ang soup nila. Chicken soup. Live-vlog ko na po yan. Yan, chicken soup nila. Yan, pwede na po yan. Kasi hindi masarap. Kumbaga kasi, ano lang yun. Palangutin lang natin ang kaunti kasi yung ngipin ni madam kasing ano kasing halaga ng bahay kaya gusto niya very soft. Kung hindi pa bumubuka ang bulaklak, kailangan po bumuka ang bulaklak. Kung hindi bumuka ang bulaklak niya, na hindi, hindi po pwede. Kaya kailangan po pag nilagay niyo yung ano, yung shell, kailangan po talaga kulong-kulong siya. Yun, bumuka na. Ayan po, bumuka na ang bulaklak. Ayan po, bumuka na ang bulaklak. Ayan po, bumuka na yung bulaklak. Kailangan po bumuka siya talaga. Ayan, pag bumuka po yan, okay na siya. Pag makita niyo po, kasi lumalabas na yung lasa niyo. Lumalabas na yung lasa ng ano, shell. Pinakamasarap na shell. Masarap, maganda po ang shell kasi sa ating katawan. Dahil sa may mga goiter dyan, kain po kayo ng mga seafoods, especially yung mga shells. Tagabuka. Yan, makikita niyo po, bumuka na siya. Yan, bumuka na ang bulaklak. Ang laki niya. Talap-talap. Ayan o. So, kailangan po yan. Bumubuka na sila o.
Kailangan po pabubukahin natin yan bago natin nakakuin. Although talaga okay na siya kasi hindi naman masarap yung talagang very soft yung kaya lang dalawa pa yung hindi pumubuka. Naku, virgin na virgin naman ito. Kasi matutuyuan tayo ng sabaw. Wala, baka mamaya po ka nung iniisip yung matutuyo ah. Mga green minded dyan na nanonood ng aking vlog. Dami nating tawag. Yan to. Sa totoo lang po, okay na siya. Okay na po yan. So, pwede na natin siyang papahingin. Salamat po sa inyong panonood. Marami na pong tawag. Bye-bye po.